Okay. What about the second proposal, Madam? Yung tungkol sa business proposal. Alam naman nating pareho na hindi legal ang lahat ng negosyo mo. May mga sindikato pa rin kumikilos dun sa norte dahil sa permiso mo. Ano bang gusto mong tukuyin, Madam? May magaganap akong transaksyon. Isang napakalaking foreign syndicate. Maglalabas ako ng 20 billion peso worth ng droga. Gusto kong magtayo ng drug laboratory sa norte. Malaking pera ang kikitain mo dito, Don Ignacio. Am I hearing this right? Hindi ko sukat akalaing madadinig ko ang lahat ng iyan magmula sa First Lady. I can't believe this. Is this right? Okay, I'm sorry. Sa bagay, noong negosyante ka pa naman, meron ka ng reputasyon bilang isang bag lady ng mga politiko. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Tinatanggap mo ba ang inaalo ko? Hello, Art. Ano na to? May problema tayo. Problema? May mga makukulit na reporter na ayaw tumigil. Tanong ng tanong tungkol sa pagkakadamay ba ng pangalan mo sa pagkamatay ni Jacob? Labas na nga black ops ng kanilang final report doon sa investigasyon. At sinasabi nila ron, tinatakot ka lang ng mga agila. Pero ayaw makinig nito mga reporter na ito eh. Usisa pa rin ang usisa. Hayop talaga yung mga reporter na yan. Hayop talaga yung mga media na yan. Hindi yan sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nilang sagot. Kailangan natin magkita ngayon, Art. Pag-usapan natin ito kasama si Ibanez. Precisely. Ito na lang tayo sa dating lugar yung nag-usap tayo nung nag-abot ni Ibanez. Hindi lang pinapayagan kita magtayo ng drug laboratory sa Norte. Doon din natin ilalagay ang lahat ng produkto sa aking teritoryo para makasiguro sa security. Maraming salamat, Don Ignacio. Isang malaking tulong at prestige para sa akin. Ang Mother Kitchen Santa ang pinakamalakas na presidential aspirant. At kapag nanalo ka, pareho tayo makikinabang. It's a great honor and a privilege na makilala ang isang pinaka-influential person in the country, Madam. Then, it's a deal. Sino ba naman ako para tumanggi sa proposal mo, Madam? I think this is going to be a great partnership. Ito na ang simula ng malaking pagbabago para sa ating dalawa, Madam. Tama ka, Don Ignacio. Sa pagsasanib puwersa natin, walang limitasyon ng kayamanan at kapangyarihan. Yes! So that's it! Mag-group ulit tayo at pag-usapan natin ang magiging plano at details natin sa ating pinag-usapan. Magkita tayo agad, Don Ignacio. Sa susunod, ipapakilala ko na sa iyo ang protege ko. Siya ang nag-aasikaso sa mga transaksyon ng negosyo ko. Napakagaling niya. Okay, that'll be nice. I'm sure at nararamdaman ko na magaling ang protege mo. Besides, I trust your judgment, Madam. Palis na ang First Lady. Yes. Thank you. Thank you. Nakita mo yung mga dalawang pag-strong? Yeah. Now, you try to get in touch with me as soon as mabuo ang lahat mo na po. Yes, of course. Mga plano mo. Arturo! Don Ignacio. My God! Look at you, see? And from the looks of it, mukhang 10 times richer ka ngayon kaysa nung ulit tayo nagkita. Hindi sana naging madugo ang pagpapali sa mga magsasakay. Kung tinanggap lang nila agad ang binibigay nating kabayaran, well, unfortunately, sa mundong ito, kung gumagamit ng sentido common, masyang kadalasang nagwawagi. Let's toast to that. Oh, yes.
I miss the good old days, Judge Padua. Uh-oh. Or shall I say, Executive Secretary Padua. Alam mo, I must admit, ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mayaman ako ngayon. Hindi naman siguro, Guillermo. Oh, by the way, I'd like you to meet Presidential Advisor Renato Hipolito. Pleased to meet you, Don Hello. Ignacio. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ay top 20 sa pinakamayamang tao dito sa bansa. Kayo ang dahilan kung bakit nailagay sa mapa ng mundo ang Norte. Hindi naman sa pagbubuhat sa sarili kong bako, pero ako ngayon. Don Ignacio, magkakilala pala kayo ni Executive Secretary Padua. But of course, he was my indispensable financial advisor when he was still a judge. Nang dahil sa kanya, nabuo ko ang buong Norte. At ako naman, hindi ko maaabot ang naabot ko ngayon kung wala ang pangalan ni Don Ignacio sa aking resume. Thank you. Don Ignacio, kung hindi po ninyo mamasamain, ano po ba ang dahilan at napadalaw kayo dito? May pinag-usapan kaming negosyo. Don Ignacio, baka naman maaari ko kayong imbitahang magkape. One of the station, no? Sure, sure. Schedule mo kaagad. Judge Padua. Oh, Secretary Padua. I'll do that, sir. Okay. Tignan mo nga naman, Lily, no? Ang kausap mo sa negosyo ay ang matagal ko ng matalik na kaibigang si Don Ignacio.